It's me, John Fedellaga, and welcome back to my channel. Hello, mga Beks! Ayan, na-miss nyo ba ako? Sabi na na-miss nyo ako. For today's video, I'm really, really excited kasi a lot of you are actually requesting for me to do a review sa mga local brands. And syempre, pagbibigyan ko kayo sa mga gusto nyo. Malakas ka sa akin eh. Oh, for today's video, I'm going to do a full face using Detailed Makeover. Ayan. Which is nakita nyo naman sa thumbnail. Niloloko ko pa kayo. And syempre mga Beks, dito rin natin malalaman kung ang Detailed Makeover ay Beckified or Beckinied. Kaya naman, tama na mga chika-chika. Let's go ahead at mag-bengay na tayo. Okay, so ayan. So, for today, itatry natin tong Detail Makeover kung maibubudol tayo. Char! But first of all, you need to sanitize. Wah! Just kiss. Char! No, kailangan tayo mag-sanitize mga Beks dahil hindi nyo rin alam. Eh, baka naman madagdagan pa. Char! Para sa inyo to, ang pagsasanitize. Let's proceed. Okay, so sisimulan ko muna dito sa kanilang BB Cream SPF 20. Wala silang primer. Okay, so hindi tayo magpa-primer dahil hindi naman ako nakakakita ng primer na nandun ako. However, may moisturize naman ang face natin. Okay, so for my foundation, we're going to use these Detail Makeover BB Cream SPF 20 All-in-One Quick Fix. And this is retail for 199 pesos. Hindi ako gumagamit ng BB Cream kasi parang pa-girl siya. Pero tignan natin yung consistency niya. It's thick. See? Hindi siya nag-run. Diyan lang siya. Dai, nakabahan ako sa shade nito. This is in a shade Sandy Beige. Parang pinkish yung undertone niya. Okay, so ang gagawin ko is I'm going to put foundation muna sa aking eye area kasi that's how I start. Alam niyo, napaka-thick nito, okay? Grabe naman to. Ay, parang napa... Ayan, parang napadami. I do this kapag gusto ko eyeshadow muna at saka kapag magkikilay ako kasi maganda kapag kilay muna. Ayan. Okay, for the coverage, need to full coverage na foundation. Kasi nga BB cream lang siya. However, parang it leaves a dewy finish. Saka ba't parang angkate? Tsaka! ML lang, hindi tumakate. Okay, hindi pa ako masyado magko-comment dahil nga inuna lang naman natin yung taas. Dito sa baba ang marami tayong chismis at titingnan natin kung matatakpan yan. Kasi we're gonna proceed with the eyebrows. Okay, so for the eyebrows, I'm going to use this Make It Pro Starter Pen by Detail Makeover, which is retail for 149 pesos. And this is in the shade Mocha. Okay, I like this brush. Kasi maliit lang siya, hindi siya makalat kapag inayos mo yung kilay mo with the product. Then, I also like how it is retractable. I actually don't like things na tinatasahan. Pero kapag paborito ko yung product, nagtsatsaga ako. Oo. Ang tanong nga, sisira ba to agad? Ay, puta na siya. Oh, no! Parang naputol naman siya. Okay, so, alam nyo na. Hindi na ako mag-comment. Char! Okay, simulan na natin ang kilay natin. Medyo nahihirapan ako dito lagyan yung mga part na wala ng hair. Parang feeling ko ito yung mga pangkilay na hindi nagtatagal. Oo, yung mahawakan lang eh. Nagpapaalam na. Medyo parang grayish siya. I was expecting na parang brown. Kasi mocha. Brown ba ang mocha? Okay, so now let's go and i-full blast na natin tong foundation and see kung ano ang kapangyarihang taglay ng the BB cream nila. Char. Ooh, this bitch is really thick. Oh my god. Oh my char. Oh, eh. Alam niyo, I always forgot mag-thank you kay babaeng marangal. This is a babaeng marangal robe. Nakikita niyo ba? Ah, char. Yes, binigyan niya po tayo ng robe para maging marangal din ako. Char. Dagdagan natin ng isa pang layer and see what is up. Ayan, medyo kapag second layer, wala pa rin. Char. Medium coverage na to.
Eh, feeling ko naman enhancement lang talaga ang BB cream. Ay, bawal to sa lids, dahi. Tingnan nyo. Nagki-crease. Hindi tayo sure kung hanggang saan siya. So now, let's go and proceed with the concealer. For the concealer, I'm gonna use their Intense Cover Concealer sa shade na Sandy Beige. And this is retail for 199 pesos. Parang ito ata ang magandang panglinis ng kilay. Hindi ko kasi pinanggamit na itong panglinis ng kilay. Parang medyo genuine naman yung ano ko, reaction ko. Char! Okay, so medyo pinkish din yung undertone niya, no? So, kung pinkish, bagay ito sa may mga dark spots na gustong i-cover. Ooh! Okay, girl. Tingnan natin ang coverage. So, maganda yung ganitong applicator. For me, I like this kind of things kasi it makes your job easier. Char. Ooh, the coverage is good. Oh, okay. Eh, parang hindi naman yun na-brighten up. Char! Dahil dyan, we're gonna proceed with their Mineral Press Powder, which is Oil Control and Mattifying in the shade Sandy Beige again. This one is retail for 199 pesos. Okay, so compact siya, and then meron din siya dito sa ilalim na kineme root. And in fairness, may hygiene char. Nakaka-hinahinga naman tong ginagamit mo. Pero hindi ako gumagamit nito. And also, ang maganda dito is meron siya mirror. And the mirror is not distorted. Pinaggastusan ang mirror. Char. Na-mattify naman niya, pero gusto kong bumait, pero di ko magawa. Check. Gusto kong mag-bake tayo under eyes. Kung nakaka-bake. Char, hindi pala. Oh, no. Hindi naman ito nakaka-bake, sis. Okay, so now, let's go and proceed. Proceed. Like me, I'm a pro. Char. Okay, proceed naman na tayo dito sa kanilang Detail Makeover Contour and Blush Palette. This is a 4-in-1 Contour, Bronze, Highlight, and Blush. And this is retail for 499 pesos. Okay, so gusto ko yung mga bagay na mga ganito, yung mga palette-palette na pang blush or na may pang contour, na ineme root, kasi andun na, isang package na. You know your foundation will last kapag nagbabrush ka ng mga contour, nose line, mga kinemerot na ganyan. Tapos, hindi nagmo-move yung product. Pero ito, parang may magpapaalam. Oo. Hindi ko alam kung ako lang. Oh. Parang pasat naman pala to, girl. Nababother ako dito. Parang nagpaalam yung foundation ko dito sa spot na to. Kasi dyan ko rin na i-blend. Bakit ganito ah? We're going to use some powder kasi nga wala tayo ng setting powder para isalba ang ating eyeshadow mamaya. Okay, so now na nandyan na ang ating powder para isalba ang ating eyeshadow for today's video, we're gonna proceed with the eye makeup. For my eye primer, ito, isa sa interesado ako, which is Detail Makeover's Eye On You Long Wearing Eyeshadow Base. Ayan, long wearing. So, hindi ako sure kung this would really last longer kasi hindi ko ramdam. Parang siya pa'y madali rin nagpapaalam. Anyways, let's go and proceed with their eyeshadows. For their eyeshadows, bumili ako ng dalawang eyeshadow palettes nila, which is, one is the Metallics 21 Colors Eyeshadow Palette, which is retail for 745 pesos. And one is their Detail Makeover Sunset Dream 15 Color Eyeshadow. I'm excited with the Metallics kasi parang promising yung mga colors niya dai. Oh, char. And then meron din siyang mirror. The mirror is para lang talaga sa mata mo, maliit. But it's not distorted, you could use it. Same thing as this one. Okay, we're gonna start using this Sunset Dream palette. Okay, I'm gonna start with this Nightfall and I'm gonna start packing this sa aking outer corner, papunta sa aking crease, and then let's build up this color. Ano daw yun? In fairness, easy siya to blend and soft siya and medyo creamy. Okay, now we're gonna go with this Blaze. And you know, orange to, pero parang neon orange yung eksena niya, no? Then we're gonna start packing this on top of your crease. Medyo powdery siya kapag nilalagay mo yung brush mo
However, so far, wala pa akong nakikita fallout, which is a good job. Is she blended now? Oh, she is. Okay, now we're gonna go with this warm. Then we're gonna put this on top of your orange color. Char, basta dyan. Okay, so etong yellow, ang gusto ko malaman kung how is she doing? Is she gonna give me that sunset vibes or some pigment vibes? Because yellow eyeshadows are really hard to make. So, wow, may company kasi ako eh. Char! But so far, they are all blending good. Okay, so now we're gonna go with this shade Blossom. And then we're gonna put this ating brow bone. Okay, so now we're gonna cut our crease. Okay, so mga Beks, hindi ko alam kung kaya nito mag-cut ng crease kasi hindi ako natutuwa sa pagiging, sa pag-apply niya kanina. Parang kailangan mong doblehin ng doblehin. Okay, so what I'm going to get like manipis na pinaka-ilalim ng brush. And then, kukuha ko ng wet wipes. And then, ito muna ang gagawin kong pang-cut ng crease. Kasi feeling ko, papatong lang siya sa eyeshadow at hindi niya kaya mag-cut crease. Okay, so now, pwede na tayo mag-cut crease. Okay, so now na nakat na natin ng crease, we're going to go with the yellow color, which is this warmth. Then, we're gonna go back with this nightfall. We're going to put that over there. And then you're gonna wiggle your brush just a little bit. Turn off ako sa mga product na nag-oxidize. And then I'm gonna go with this glaze. And then with that, we're going to put that gilid naman nung dark shade. And then we're gonna kind of blend them together. Okay, so now let's go with the lower lash line. Okay, so now we're gonna go with this blaze. And then we're going to put this sa ilalim ng color black na nilagay mo ng waterline. And then we're gonna go with this nightfall. Then, para mas bongga, we're gonna go with the warm. Okay, so now let's try this fire. Let's try to wet this brush. Dude, this shade is really good. I am living with this. Okay, so try naman natin tong metallics and see kung ano ang perfect dito. I'm gonna try this Talita. I wanted to put on top of it something striking. Let's try this Pollock. Oh my gosh, I am living with my eye look right now. Okay, so now mascara na tayo. I already curled my lashes. We're gonna use Detail Makeover's lash line. Ang kanyang claim is waterproof, lengthening, and volumizing. And this is retail for 249 pesos. Ano ba naman to, Detail Makeover? Parang namuuna naman to. Anyways, I'm just going to put some lashes and I will be right back. These lashes are from Skylash. And this is in style Sika. Pinadala nila sa akin to and I am living. Thank you, Skylashes. Now that our eye makeup is done, let's brush them off. Yes, honey, brush them off. Okay, so now I'm gonna go back with this palette and we're going to use bronze and contour. Then for my blush on, I'm gonna use this one on top. And then iba blush lang. Parang wala naman ito. Ano na, kamusta? Hello? Are you there? Knock, knock. Hindi siya basta-basta napipick up yung product. Parang kailangan idot-dot mo yung brush mo. Tsaka mo siya ilagay. Ayan. Okay, now let's go and proceed with these highlighters. Yung contour palette, meron naman siyang highlighter. However, gusto kong itry itong mga highlighters nila. This is their baked highlighter and this is retail for 279 pesos. This one is in the shade Caramel Glaze. And this one is in the shade Peachy Pie. Okay, try muna natin ng hindi basa yung brush. And then, ooh! This is really good. Alam nyo, this one, at least dito natuwa ako dahil dry. Parang basa yung effect niya. Ang ganda. Ito yung mga gusto kong klaseng highlighters, which is pwede mo siyang suotin ng kahit walang foundation.
Now, let's see pagbasa naman siya. But this time, we're going to use this peachy pie. Bumawi. Bumawi po ang Detail Makeover. Opo. Let's go with the lipstick. At gusto ko na itong tapusin dahil mag-uusap tayo. Char! So, I have two lipsticks here. And this is their matte in. And of course, these are matte lipsticks. These are retail for 225 pesos each. Let's start with this Raya. So now let's try this Chrysal. Alam nyo, this shade, I like this. This really complements my skin tone. At saka tingnan nyo, bagay siya sa look. I really love this shade. Yun nga lang ang problema ko dito. Ramdam mo na may lipstick ka. Parang mabigat. Oo. Para kang may sticker sa lips. Tapos maano pa siya. Ayun o. Sticky. Kung amoy niya, nababother ako. Okay, so now the look is done. I'm just going to finish the whole look. And I will be right back for final thoughts. And syempre, for my final look. And there you go, mga Beks. Yan ang ating look for today's video. Ayan. Very sunset vibes na festive char. Anyways, mga Beks, ayan. Andito na tayo kung saan malalaman natin if Detail Makeover's products are Beckified or Beckinied. Ayan, mga Beks. Dito malalaman natin ang mga kuda ko sa mga products na to. Char! Okay, so mga Beks, let's go and start with the pangkilay. Oo, the pangkilay. I like the brush. I like this stuff right here. Nailalagay ko naman ng maayos yung product. However, pagdating sa mga wala ng buhok na part, medyo parang nag-fade siya. Ang mga hindi ko nagustuhan talaga sa pangkilay na to is, maya-maya, unting-unting naglalaho siya. Kung makikita nyo sa kilay ko ngayon, inayos ko pa yan, oo. Tapos, ang bilis niyang masira. Now, kung tatanungin nyo ako if this one is Beckified or Beckinied, mga Beks, this one, I'm giving this a Beckinied. Oo, ikaw to vet. Mm-mm. Okay, so now, let's go with itong BB cream. Hindi naman siya foundation, di ba? Foundation mga BB cream. Ito, hindi ko talaga nagustuhan. Wala akong magandang sasabihin dito. Ang maganda lang dito talaga is packaging kasi tube siya. So kapag naubos, if ever bumili kayo, is pwede niyong gupitin at saka simutin. Ganun. However, hindi ko nagustuhan yung performance ito. The coverage is medium. Once na nilagay mo na siya, parang alam mong meron kang foundation. Oo. Ewan ko, nagbibitak-bitak siya. Dye. Nung nilagyan ko na ng contour kanina, yung part na to, parang umalis yung mga foundation. Sumabag yung sa brush. Hindi ko alam bakit ganun. Bakit siya ganun? Tapos parang feeling ko nakapatong lang siya sa mukha ko. For me, this one, mga Beks, is Becky Nine. Okay. Then, mga Beks, pagdating naman dito sa concealer, I like how it was dewy. Maganda siya i-blend. Ang ganda ng applicator, and then it's a tube. Kaso nga lang, yung binigay ni ate, eh parang ka-shade rin lang naman ng foundation. So, ano? Paano naman? Pero maganda to kasi since pink yung undertone niya, maganda siya sa mga dark circles, sa mga chismis mo na dark chismis na meron ka. Hindi nga lang ako sure kung hanggang saan to maglalast, okay? Kung makonsisihin kapag hindi naglast. Char! So this one, since nagustuhan ko siya and maganda naman siya i-blend, I'm giving this a Beckified! Okay! Wow! So now, let's go and move on with their mineral pressed powder. For the mineral pressed powder, nagustuhan ko siya. Actually, this one nagustuhan ko siya. Alam nyo, nakaka-mattify ito kung oily kayo. Kaya this one, I'm giving this a Beckified. Okay, now let's proceed with their contour palette. Ayan, for the contour palette, nagustuhan ko kasi isang package na siya. Meron ng blush on, contour, and of course, meron ding highlighter, babe. Look at that. Kaso nga lang, parang hindi naman siya pigmented. Girl, panahirapan naman ako i-blend to at palabasin yung mga contour inemerot. Oo, I'm not really happy with this. So, I'm giving this a Beckinied. Okay, so now, let's go and proceed with the highlighters. The highlighters are really good. For 199 pesos, kaya niyang makipagsabayan sa Ofra Cosmetics.
Wow! Ganun yung eksena niya. Parang basa. Tuwa ako sa highlighters niya. I'm living for their highlighters. These two are Beckified. Okay, so now let's go and proceed with their matte lipsticks. One thing na talagang nagustuhan ko is hindi nagbitak-bitak yung lips ko. This shade is really, really good. It suits my skin complexion, lalo sa mga ka-skin ko out there. Char. However, ang mga hindi ko gusto talaga sa lipstick na to is amoy goma. Bakit naman daw amoy goma siya? Uminom ako ng tubig kanina. Ay, dinalasahan ko yung lipstick that. Para kung uminom ng chemical. Feeling ko delikado siya. Alam mo yung kapag umiinom ko, ba't sumasabay? Ang tapang talaga. Sa umpisa, medyo fruity siya. Tapos kapag nilagay mo na maya-maya, hindi nagtagal na, amoy goma na siya. Kaya this one, mga Beks, I'm giving this a Beckinied. But, okay, so now let's proceed with their eyeshadows. Ah! Perfect yung blend. Yellow, saludo ako sa kanila dahil nagawa nila ng paraan palabasin ng yellow. Their shimmers are my favorite. Sa mga metallics nila, it was so good. Kaya makipagsabayan sa mga high-end brands. Gustuhan ko yung pigment. Hello. I'm gonna give this a Beckified. Good job, Detail Makeover. And now, let's go and proceed with their eye primer. For the eye primer, this one, hindi siya nag-i-stay. Parang may sarili siyang lakad. Chichipan ako sa packaging niya. Parang lakas makaano, DB. Ganyan. Oo, hindi ko bet yung pagka-packaging niya. That's why I'm giving this one a Beckinied. I'm sorry. Okay, so now let's go with their mascara. For the mascara, bubuo-buo siya kanina. Ayan oh, parang bagyot naman dahil. Pero ayoko nang nagbubuo-buo, tapos ang didikit-dikit. Kaya naman this one, I'm giving this mga Beks. A Beckinied. Oh, there you go, mga Beks. Ayan ang aking mga thoughts when it comes to products ng Detail Makeover. Pero syempre, bago ang lahat, mga Beks, tingnan natin muna kung sino ang mga comment of the day. Char! Comment of the day. Comment of the day. Comment of the day. Hey! Pag ganun sa TikTok, para ka laging mahinuhuling lamok. Lamok. Char. Comment of the day. At eto na sila. Once again, thank you so much, mga Beks. Ayan, I hope you guys like this video. Kasi nga, ang dami sa inyo nag-request na mag-review ako ng local brands which is galing sa Philippines ng mga product. And sinimulan ko sa Detail Makeover. Marami akong biniling local brands at yan nga nagpabigat sa mga bagahe ko. Oo, kaya abangan nyo kung kailan ko ilalabas yon. Tsaka sa mga tao dyan na nagko-comment. Ang dami nagsasabi, kailan ako maglalabas? You guys don't stand for high-end brands. I'm really sorry. Oo. And there you go, mga Beks. Thank you so much for watching. If you guys like this kind of video, please don't give to give me a thumbs up. And syempre, if you guys are new to this channel, don't forget to subscribe. Para naman sa mga Beks natin dyan laging gusto updated, hit the notification bell button right there. Para sa tuwing upload ko, you guys are always updated. TikTok pa. And once again, thank you so much and see you on my next video. Mwah. Bye.